In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Merciful God, I pray with thanks and gratitude for the great spiritual gift of St. John Paul II's apostolic life and mission. Through his heavenly intercession, please grant the following petitions. Grant also that I may grow in love for you and proclaim boldly the love of Jesus Christ to all people. Through Christ our Lord. Amen. Isang pinagpalang buhay po sa ating lahat. Ako po si Reverend Father Michael Laude, Parochial Vicar ng Diocesan Shrine of San Vicente Ferrer dito po sa Mamatid, Diocese of San Pablo. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw na ng ating paghahanda para po sa nalalapit na kapistahan ni St. John Paul II. Sama-sama po nating pagnilayan, natatakot ka na din ba? Isa po sa realidad na kinakaharap nating mga tao sa ating pong pang-araw-araw na buhay, lalo na po sa panahon ngayon ng pandemya, ay yung ating mga kinatatakutan. Lahat tayo may kanya-kanyang takot. Lahat tayo may kanya-kanyang kinatatakutan. Yun pong ilan sa atin, takot sa kadiliman. Takot kapag kapatay ang ilaw. Takot na mag-isa. Yung ilan sa atin, takot sa mga sakit na nararamdaman, lalo na po sa COVID-19. Kaya nga yung iba, hindi ho lumalabas ng tahanan dahil sa takot na mahawahan. Yun namang iba, natatakot sa mga hayop, sa mga aso, sa mga pusa, sa mga ahas, at iba pa. Lahat tayo may karanasan na natatakot at lahat tayo meron kinatatakutan. Pero tingnan natin, ano nga ba ang ginagawa ng mga takot sa atin? Ang mga takot na meron tayo, una, ginagawa tayo nitong mahina. Ginagawa tayo nitong duwag. At kapag tayo ay naduduwag na dahil sa ating mga kinatatakutan, hindi na rin tayo gumagawa ng paraan para mapaglabanan ang mga takot na ito, bagkos lumalayo tayo. Kaya para sa atin, para sa mga duwag, yung fear nagiging forget everything and run. Kasi duwag na tayo, kaya hindi na natin hinaharap ang mga takot na ito. Ang takot, ginagawa tayong mahina, ginagawa tayong marupok, ginagawa tayong duwag. Pangalawa, yung mga takot na meron tayo, sinasabi ng mga takot na ito sa atin, itigil mo na yan. Hanggang dyan ka na lang, wala ka nang magagawa, hindi mo na kaya, mahina ka, dyan ka na lang. Pinahihinto tayo, hindi na tayo lumalago. Yan ang nangyayari sa isang taong natatakot. Nagiging mahina at wala ng pagpapatuloy ng buhay para umunlad sa kanyang buhay. Sa gitna ng mga takot na ito, napakaganda po ng isa sa mga mensahe ni St. John Paul II. Isa ho sa kanyang mga homilya, sinabi niya, "Have no fear of moving into the unknown. Simply step out fearlessly, knowing that I am with you, and therefore no harm can befall you. All is very, very well. Do this in complete faith and confidence." Sa mga salitang ito ni St. John Paul II, kumuha tayo ng mga aral paano natin ma-overcome, paano natin mapagtatagumpayan ang mga takot na meron tayo. Una,
meron tayong kasama. Hindi tayo nag-iisa. Ang sabi ni St. John Paul, I am with you. At siya, nung siya'y Santo Papa pa, malinaw sa atin na siya mismo ay Alter Christus, Another Christ. Sa kanya nararanasan ang presensya ni Jesus. Kaya sa mga takot na meron tayo, dapat maging malinaw sa atin, hindi tayo nag-iisa, may kasama tayo. Natatakot lang naman tayo pagkaalam natin na nag-iisa tayo, pakiramdam natin wala tayong kasama. Pero sa pangungusap ni St. John Paul II, pinapaalala sa atin, huwag kang matakot, narito ako, may kasama ka. Pangalawa, para malabanan ng mga takot na ito, ang sabi rin ni St. John Paul II, have no fear, but have faith and confidence. Magkaroon tayo ng pananampalataya at lakas ng loob para harapin ang mga takot na ito. Napakahalaga ng pananampalataya at ng lakas ng loob para malabanan ang mga takot na ito, sapagkat ito yung nagpapaalala sa atin ng sinasabi sa banal na kasulatan, do not be afraid, 365 times na inulit para sinasabi sa atin araw-araw, huwag kang matakot, sumampalataya ka, may Diyos na mas makapangyarihan at lakas nating lahat. Kaya sana ang dalawang bagay na ito na paalala sa atin ni St. John Paul II sa ating paghahanda sa kanyang kapistahan ay makatulong para mapagtagumpayan ang mga takot na meron tayo. Kaya nga kung tatanungin ulit tayo, natatakot ka na din ba? Sana sa tulong ng paalala ni St. John Paul II, masabi natin, meron man akong kinatatakutan pero kaya ko itong lampasan dahil hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos at sa Diyos na ito, ako'y sumasampalataya dahil siya ang nagbibigay ng lakas ng loob para harapin ang mga takot sa buhay. St. John Paul II, pray for us. God bless po sa inyong lahat. Dear St. John Paul, you preached, have no fear of moving into the unknown. Simply step out fearlessly, knowing that I am with you and therefore no harm can befall you. All is very, very well. Do this in complete faith and confidence. What more can I say but thank you for your confidence in me? Help me to have complete faith in God. Stand with me at all times as my intercessor and spiritual guide until I attain the great treasure of heaven. Dear Jesus, Son of the living God, we rejoice because we believe that through the intercession of St. John Paul II, our healing is near at hand. We are joyful in our ways and our speech, for we know that you will always comfort us as a mother comforts her children. We thank you for the joy you've given us when you were born into our world, because you became one of us in all things but sin. You endured tremendous suffering for our sake, so that we will be saved from our sins. Turn our mourning into rejoicing because of your resurrection from the dead. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.